Posibleng may malalim na dahilan ang nagiging sagutan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang miyembro ng pamilya Duterte, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte, ayon sa isang political analyst. So, ito na sa magiging reaction natin na nakalagay nga doon sa ano no, sa balita na kung ano ba ang mabigat na impact nito sa taong bayan, lalong mabigat, masyadong mabigat. Okay, so ito, pakinggan nyo. Posibleng may malalim na dahilan ang nagiging sagutan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang miyembro ng pamilya Duterte, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte, ayon sa isang political analyst. Itong rally sa Davao, itong Sunday, isa to sa mga paraan ng Duterte family to remind the president of what took place during the negotiations during the last presidential election. So ano pa lang to eh, kung magman pagbabanta, gulo na. Kung di mo tutuparin yung ano mo, yung pangako mo, di mo tutuloy. Kung magman itutuloy mo na gawing marginalized si Vice President Sara Duterte sa administration coalition, magkakaroon tayo ng problema. Tingin rin ni Coronacion, may naging epekto anya sa mga Duterte ang pagtapyas ng confidential at intelligence funds ng mga opisina ni Vice President Sara Duterte. At ang pangambang nakapasok na sa bansa ang isang team ng International Criminal Court na nag-iimbestiga sa war on drugs na dating Pangulo. Hindi rin anya malayo na tuluyang maputol na ang alyansa ng dalawang pamilya kasunod na naging sagot ni Pangulo Marcos sa tirada kay dating Pangulong Duterte. Actually, hindi magandang ano yun, ano? Hindi magandang sign para sa political alliance ng Duterte family at saka ni President Marcos. At this point, parang hindi magagandang patutunguhan. Babala ni Coronacion, kung hindi maaagapan ang away ni Marcos at ng mga Duterte, posibleng maapektuhan ang mga hawak na opisina ni Vice President Sara Duterte, kabilang na ang Department of Education. Nababahala rin ang ilang grupo sa magiging epekto sa taong bayan ng bangayan sa politika. Kung kasi na nga sahod ngayon, nakasalang, lalo na yung sa pinunggaa 2024 at saka yung usapin ng pagkakaroon sana ng salary standardization na law, no? So technically, pwedeng maka-apekto ay yan. No? Naniniwala naman ang isang dating kongresista na posibleng mauwi ito sa pagkalas ni Vice President Duterte sa gabinete ni Pangulo Marcos. How can you maintain your position in a cabinet after your father and your brother called your principal and for being a drug addict at the same time dapat mag-resign? Pwede ba yun? Wala nang tiwala sa iyo ang buong kabinete. Pero ayon sa isa pang political analyst, sa ngayon, nag-iingat pa ang vice-presidente. The presence of VP Sara in the bagong Pilipinas rally seems to indicate na it's not yet enough, or maybe it's not yet enough na yung kanilang puwersa ay ganong kalakas na pwede na siyang umalis sa bagong Pilipinas or sa administration. Ano? Mm-hmm. Kapag confident na sila that they are strong enough really to challenge the administration, yes, then there would be no reason for her to stay. Nananawagan naman ang kilusang magbubukid ng Pilipinas na manatiling mapagmatsyag sa gitna ng away politika at itoon ang atensyon sa pagsusulong ng karapatan ng mga Pilipino, sino man ang nasa kapangyarihan. Kung ako, no? Kung ako ang tatanungin, ang mahihirapan at ang magsasuffer talaga ay ang mamamayang Pilipino, ang taong bayan. Na which is na dapat yung alitang iyan, ilabas na natin yan dahil ang politika, aminin na natin talagang masyadong madumi ang politika sa atin. Simula pa lang nung unang panahon kay Andres Bonifacio at kay Aguinaldo,
nagkaroon na ng sigalot yan. Ang politika at nadungisan na yan hanggang ngayon. Kaya hindi natin masasabi na ang away ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte at Pangulong Bongbong Marcos ay sila mismo. Hindi. Ang nag-aaway-away ay ang mga nakas sa paligid nila. Okay? Sila ang mga apoy. Okay? Sila ang mga apoy na nagsisindi sa dalawa. Okay? Nagpapainit sa dalawang yan. So, ang paligid nito, ang sandamukal na paligid nito ni PBBM at ang sandamukal na paligid ni Pangulong Duterte, ang nag-aaway-away. Sila ang gumagawa ng apoy. Diba? Sa pag-aaway-away ng magkabilang panig na yan, sino ang maaapektuhan dyan? Ang mamamayang Pilipino. Ang taong bayan. Ang mga umaasa sa gobyerno. Ang mga sumasandal sa gobyerno. Sila ang maaapektuhan. Kami, mga magsasaka, mga nasa probinsya, mga walang makain sa kalsada. Diba? Sino ang lalong mahihirapan? Ang bayan natin. Ang Pilipinas. Kung ang sigalot na yan, isang tabi nyo yan, gawin nyo ang trabaho nyo. Diba? Gawin ng Kongreso ang trabaho nila, gawin ng Senado ang trabaho nila, gawin ng Pangulo ang trabaho niya, gawin ng VP, ang Vice Presidente ang trabaho niya, which is ginagawa naman. Diba? Pero hinahaluan ng politika ng kabilang panig na ito. Nananahimik ang isa. Tanggalan nyo ng confidential fund. Tanggalan nyo ng... Diba? Kung ano-ano, paano tatayo ang ahensya niyan? Paano tatayo ang DepEd? Paano tatayo ang Vice President kung wala man siyang budget na ibibigay kayo? Hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos eh. Ang mga nasa Kongreso, nakaalyado at kumakampi sa itong ano na to partido. 'Di ba? Inaano nila, sinisikapan nila ng masyado ng sinisikapan si Vice President Inday Sara nang hindi makahinga. Sinisikapan nila masyado ng sinturo nang hindi makahinga. Nang siya na mismo ang bumigay, ikaso may matapang na tatay to be rescue. Na alam ang kagaguhan at kakurapan ninyo dyan sa Kongreso. Ngayon, nasiwalat kayo. Gusto nyong ipasara ang Isiminay dahil Isiminay na lang ang bukod tanging nagsasabi ng katotohanan? Gusto nyong ipapasa ang PI na yan? People's Initiative? People's Initiative. Sa ngalan ng People's Initiative, kayo ang nagpupursu na pirmahan yan. Mangangako ng may makukuhang ayuda, mangangako ng may makukuhang pera, na alam nyo naman na kasagsagan ng kahirapan ngayon. Nililito nyo, nilalason nyo ang utak ng taong bayan para makuha nyo ang kagustuhan nyo lamang. Alam nyo, ang nangyayari, kung ako yung tatanungin, ang nahihirapan dyan, yung mga nasa laylayan. Kaming mga OFW at kaming mga simpleng mamamayan ng Pilipinas. Kami ang lalong mahihirapan dyan, hindi kayo. Kasi hanggat may mainstream media na binabayaran, hanggat may mainstream media na ang pinapalabas lamang ay ang kamalian, ang mga karahasan at ang mga kagaguhan at kagaguhan at kagaguhan na gusto nilang gaguhin. May mga vlogger na mga hunyango, baliktaran, kung saan ang malakas naandun, kung saan ang mahina aalisan, kung saan ang wala na sa pwesto aalisan. Ang mga social media influencer na nagpapakalat ng mga fake news, magkagulo lang ang tao. Ganyan ang Pilipino ngayon. Basta't kikita ng pera. Pukin ang ina nyo, ba't di nyo ako bayaran? Ba't di nyo ako bayaran? Pukin ang inang-inang nyo. Bayaran nyo ako. Puro lang kayo. Kayo lang ang pasarap. Pukin ang inang-inang yan. Bayaran nyo ako.